thinking about you. Welcome to my mini garden dito sa balcony. Ipapasilip ko sa inyo ang aking mini garden dito. Alam niyo ba mga kanais, ito yung aking dibangan. At natandaan ko, simulan dumating ako dito noong 2017, kahit isang halaman, kahit isang dahon, kahit isang damo, wala talaga dito sa bahay na ito. Kaya lang, kapag pumunta kami ng bundok, mag-hiking kami ng amo ko kasama yung alaga ko, kapag nakikita ko ng mga halaman, kinukuha ko siya, tapos tinanim dito sa bahay. Kasi ang daming paso dito nung dumating na yun, tapos may mga lupa na rin siya. Kaya naisipan ko, kapag nakakita ko ng mga halaman, ganyan, kinukuha ko siya, tapos tinatanim. So, itong halaman na ito, hindi naman talaga siya namumulaklak or namumunga. Halaman lang siya, yung color green lang. May makita ka lang halaman dito sa bahay, diba? Mas maganda kasi kapag yung may halaman kang nakikita. Kasi para sa akin, stress reliever ko kasi yun eh. Yung alam mo yung tipong pag wala kang magawa, wala kang makausap, yun, ginagawa ko, pupunta ko sa mga halaman ko, kinakalikot sila, tapos kinakausap ko mag-isa. So yun yung aking libangan dito mga kanay. So samahan niyo ako, ipakita ko sa inyo yung succulent ko. Sasabihin ko sa inyo mga kanay, so anong sikreto ko kung bakit yung succulent ko ang bilis tumaba. In just 1 month lang siya, sobrang ang bilis tumaba ng succulent ko. Halika mga kanay, samahan niyo ako. Let's go! Yeah, ito aking garden dito mga kanay sa balcony. Tingnan niyo yung aking succulent. Ayan siya. Nag-start lang to sa maliit. Ba't ngayon ang taba-taba na niya? Ayan. Ito yung aking mga halaman dito. Ayan. Pati pinya pinagtiyagaan ko na kasi nga wala nga akong makitang halaman na pwedeng itanim. Kaya kung ano-ano na lang nakita ko dun sa labas na alam kong pwedeng pagtiyagaan, kinukuha ko siya at tinatanim. Alam nyo ba mga kanais, itong tira na gatas ng mga alaga ko, kapag hindi na ito nauubos, ito yung ginagawa kong pandilig sa halaman ko. Gatas siya. Kasi sayang, itatapon rin lang, di ba? Kaya ang ginagawa ko, inidilig ko siya sa halaman. Tapos, ito, dahil nga kulang ako sa lupa, ang ginagawa ko, yung mga balat ng prutas, yun ang inaano ko siya, na-slice ko siya ng maliliit. Tapos, ginagawa ko siyang pandagdag doon sa paso. Ginagawa ko siyang fertilizer. So, organic fertilizer, di ba? Kaya, ito din yung sikreto kung bakit mataba yung halaman ko. Dahil dito, hiyang sila sa prutas at gatas. Di ba, social? Ano? Paraan lang talaga. Natutuwa naman yung mga amo ko kasi sabi nila mahilig ako sa halaman at simula nang dumating ako, nagkaroon ng color green dito sa bahay namin. So, yun mga kanais, ang gawin nyo para tumaba yung succulent nyo, ang gawin nyo is yung mga tira-tirang pagkain. Eh, wag pala pagkain kasi hindi pwede yun. Baka kasi yung pusa atakihin yung halaman ninyo. Plano ko, palalaguin ko siya kasi meron pa akong 1 year dito na natira sa kontrata ko. So, ang gusto ko mangyari sa loob ng 1 year is palalaguin ko yung succulent. Yung ibang halaman ko kasi doon, ano eh, hindi siya ganun kaganda. So, ang plano ko is yung succulent na lang ang palalaguin ko. Palitan ko siya ng succulent kasi mataba na, diba?
para hindi siya mahirap kasi alagaan. Baka kasi pag umuwi ako dito, wala rin mag-aalaga ng halaman ko, kaya mamamatay rin lang. So, hindi katulad ng succulent, kahit hindi mo siya diligan palagi, kaya niyang mabuhay, diba? So, i-update ko kayo sa next vlog ko kapag naparami ko na yung succulent ko, mga hanay. See you next time! Bye-bye! Do you wanna know?